good morning, good morning. Magandang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Yes, yan. Noong nakaraang taon ay naisala po ang pinakamataas na inflation rate sa bansa na umabot ng 6.7%. Kaya naman napakaraming umaray dahil sa napakataas na presyo ng mga bilihin. Kabilang na po dyan ang ating bigas na staple food natin dito sa Pilipinas. At isa sa mga nakikitang solusyon ng gobyerno para mapababa ang inflation ay ang pagpapatupad ng Rice Tariffication Law. Pero paano ba ito makatutulong sa mga Pilipino? Magiging sagot nga ba ito sa target din ng Department of Agriculture na self-rice sufficiency ng bansa? Alam ko, atrasa na ito eh. Para malaman natin mamaya yan. Bago po natin mapakan na yan, ang ating pong panauhin ngayong araw na ito, panoorin niyo muna ito. Bilyon-bilyong piso na ang naiulat na halaga ng pinsala sa mga pananim sa bansa dahil sa umiiral na El Niño. Mahigit 30 munisipalidad at probinsya ang nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng tagtuyot. Ngunit sa kabila ng nararanasang El Niño, tiniyak ng Department of Agriculture na sapat pa rin ang supply ng bigas sa bansa. Upang maibsan ang epekto ng tagtuyot sa mga pananim, nagsasagawa ng cloud seeding operations ang DA. Ilang solar-powered irrigation system din ang naipatayo ng kagawaran sa iba't ibang probinsya. Bukod sa El Niño, nangangamba rin ang mga magsasaka sa posibleng epekto ng ipatutupad na Rice Tariffication Law sa kanilang kabuhayan. Posible umanong maging dahilan ito ng malawakang pagkalugi sa mga magsasaka at maaari rin umanong mabawasan ang kalidad ng mga bigas sa bansa dahil mas marami ng makakapasok na rice importers. Samantala, isa rin sa mga tinututukan ng Agriculture Department ay ang rice self-sufficiency ng Pilipinas. Noong nakaraang taon, sinabi ni Secretary Manny Piñol na kayang maabot ng bansa ang pagiging rice self-sufficient nito sa taong 2020. Ngunit nito lamang Abril, biniro ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kalihim kaugnay sa target nito. Sir, may problema ka? Dako sa problema mo? Piñol, bakit? Sir, ulo mo, sir, may diferensya. Sabi ko, bakit? Sir, damo sang hangin ang nagagawa, sir. Teke, bika, kuya, si Pinjol, huwag niyo sabihin yan. Sir, pagalit yan. Tapa, ito, si Pinjol. Bago pa kami. Eh, alam mo kung nakilala ko yan eh. Sabi niya, Mr. President, I guarantee, English po kining yan eh, that maybe if you can start immediately at the end of this year, I can predict that we will be even be a rice exporting country. Tapos tinginan lahat ng ano. Wala, bingbong oh. Tapos Sunny Dominguez, naging agriculture secretary ni Gore. Sabi niya, hangin yan. Pero nagbago ang pahayag ng kalihim at sinabing malabo na ngang makamit ang 100% rice self-sufficiency rate. Ano-ano ba ang ginagawa ng pamahalaan upang mapanatili ang kasapatan ng supply ng bigas sa bansa? Makatutulong ba ang ipatutupad na Rice Tariffication Law o magpapahirap lamang sa kabuhayan ng mga magsasaka? Let's welcome back to the program, Department of Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol. Sek, magandang umaga. Welcome back, please. Sa atin pong salamat sa pagpapaunlak ninyo. Welcome back dito sa ating programa. Salamat din. Let's get it straight. Matras ka na talaga? No, actually hindi. Yung projection namin for rice sufficiency. Mm-hmm. And by the way, sanay ako sa biro ng Pangulo. Oo naman. Yung kwentong yun, 20 beses ko na yata narinig yun. Oo naman. Every time na magkita kami niya, nang kantiyaw na sa akin, ilong ko tao ko, kaya hangin sa ulo. But you have to understand that when we started June 30 of 2016, we set a target. No, meron akong hiningi budget
the administration. Sabi ko, kapag naibigay ito, kasi ang components na kailangan ng rice industry, actually, simple lang naman. Mm-hmm. One, you have to have good seeds. Mm-hmm. Hybrid and inbred. Sapagkat malaking diferensya ng production. Number two, you have to have sufficient water irrigation. Mm-hmm. Number three, you have to have sufficient fertilization. Ito yung tatlong components. So, gumawa kami ng rice roadmap as early as 2016 because ito yung resulta ng aming pakikipagtulong sa mga farmers, outstanding farmers. Mm-hmm. Did you know that there are farmers now who are harvesting 12 to 14 metric tons per hectare while the national average is only 4 metric tons? Mm-hmm. Ito, tinanong ko sila, anong sekreto nyo? Sabi niya, sir, magandang binhi, sapat na patubig, sapat na abono. And of course, dagdagin, mechanization, and so on and so forth. No? So, nag-set kami ng target. Ang doon sa submission namin, sa rice roadmap na ginawa namin, kung itong tatlong components na ito ay mabigyan ng pondo, we are projecting that by the end of 2019, we will hit it. Mm-hmm. Without this, we are projecting that we will hit 96%, 95-96% by the end of 2020. Mm-hmm. So, ang target talaga is 2020. But, of course, you have to understand that right now, since ni-liberalize na ang rice industry at pwede nang pumasok yung imported na bigas, mm-hmm, na obviously ay mas mura, no? Kasi mas mababa yung kanilang cost of production, we have to tame and temper our projections. Sapagkat kapag tinarget namin kaagad yung tawag nating full rice sufficiency, mm-hmm, without taking into consideration kung saan natin isasalya yung sobrang bigas, mm-hmm, magkakaroon ng pagbagsak ng presyo sa farm gate. But first, nakuha mo ba yung pondong hinihingi mo, hindi, for you to be able to achieve yung... Hindi. But with this development now, yung rice tariffication, uh-huh, na mayroong provision for Rice Competitiveness Enhancement Fund. Okay. This will be the first time in the history of the rice industry of this country, mm-hmm, natatanggap ng ganong kalaking pondo ang rice industry. So, sa pamamagitan ngayon itong rice tariffication law, yes, magiging achievable ng mas posible na maging achievable yung rice sufficiency natin. So, ito parang mapait na gamot to na kailangan nating lunukin. Uh-huh. And this could be the turning point of the rice industry of this country. Initially, mm-hmm, talagang aaray yung ating mga farmers. Kaya mo sinasabing mapait na gamot dahil primarily tutol ka dito. Well, hindi naman. It's something that we have to take. Nandiyan na desisyon ng gobyerno, desisyon ng presidente yan. No? Oh. As part of... No, but you're not actually fully convinced with the law. Let me explain two things. No? One, yung rice tariffication is not something that was decided by the Duterte administration. Mm-hmm. This was a commitment of our country to the World Trade Organization 20 years ago. Mm-hmm. Pinirmahan to. Binigyan lang tayo ng plaso, mm-hmm, na proteksyonan muna yung ating mga magsasaka. Huwag muna magpapasok ng maraming imported na bigas. But it came to a point na sinasabi na ng WTO, hey, you have already extended many times. So you're saying na push against the wall si Presidente that he needs to sign it, No, not really. But it was a commitment made by the Philippine government and you cannot renege on that commitment. Uh-huh. Because titirahin tayo ng ating mga trading partners. Oh, pero hindi ba pwede mag-renegotiation doon? Wala. Tapos na. Ang dami ng extension. But so that's the rice tariffication. But the way you look at it, yung rice tariffication law, eh, medyo mabigat talaga. No, actually, ang rice tariffication, kung ma-manage, walang problema eh. Okay, kayo mag-manage nun, di ba? No, let me explain this. No? Kung rice tariffication lang, NFA would still be there to control the volume of importation to set guidelines and so on and so forth. Okay. Ang nangyari lang, hindi lang rice tariffication, nagkaroon ng rice liberalization. Ibig sabihin... So, apart from the rice tariffication, iba tong the law rice... further, no? So, iba yung rice liberalization. Yes, we now allow the entry of imported rice with very minimal regulation and supervision from government. Uh-huh. Unlike before, na kailangan mong kumuha ng... import permit from NFA. Uh-oh. NFA can still inspect your warehouse. Na noon ang unang issue, nagbebentahan ng, yes, import permit. Yes, yun ang valid yung issue na yun. Na noong araw, talagang nagkakaroon ng bentahan. Na naging daan ang pagkakaroon ng rice cartel. Yes. Ngayon, iniliberalize. Yes. So, wala na ngayon problema doon sa pagkuha ng mga permit. Paano lang, sanitary and phytosanitary permit. So, hindi ba naging mas prone ngayon yan para sa cartel? Well, that remains to be seen. Tingnan natin kung paano how that would play out. But you don't agree with the liberalization. Well, I had my reservations.
But since it was a decision made by the team, I'm part of the team. It was, so you have to abide by of it. Of course, I'm part of the team. Kumbaga sa ano, sa baga sa basketball eh, decision na yan. Gusto ito ko na. Sana maglaro ng forward ako, pero sabi ng team captain, hindi, guard ka. I have to be there. But how can you now give your whole heart support to that kung hindi ka kumbensido? No, but I'm part of the team, so I have to work it out. No? You know, there are things that you may not agree with. But the moment the team decides on it, I have, as part of the team, as a team member, implement it. And I'm doing my best right now. Eh, hindi naman kaya mag-tweak ka niyan sa mga ginagawa niyo na implementing rules and regulations? Well, actually, yung IRR, tapos na napirmahan na namin, and we were able to temper some of the provisions. Like, say, for example, ang unang takot ng mga magsasaka, since ang papel ng NFA ay buffer stocking agency na lang, sabi ng mga magsasaka, paano yan? Kapag napuno nyo na yung bodega nyo na may buffer stocks na kayo, we still buy from us. Kasi kayo lang takbuhan namin right now, NFA ang talagang namimili sa Central Zone. No? Mga locally produced. Yes. So, ang worry ng farmers, paano yan? Kapag napuno yung bodega nyo, saan kami pupunta? Kung napuno na ng imported rice. Yes, but we were able to come up, tweak. No, we were able to tweak the provision. And we came up with a concept called rolling buffer stocking concept. Ang ibig sabihin nito, pag bili namin ng palay, a certain volume, after a certain period of time, i-release namin sa merkado. We have to release it, otherwise masisira yung palay. So as we buy, we release. As we buy, we release. So continuing yung aming procurement. So wala na yung problema na baka pag narating yung 30-day na buffer stock nyo, hihinto na kayo, saan kami pupunta. So ngayon, continuing. Number two, noong previous cabinet meeting, tinanong ko ang Pangulo, Mr. President, hanggang September pa, hanggang end of September, yung ating NFA rice na imported, which we are selling at 27 pesos. But right now, we are buying at 20 pesos and 40 centavos from individual farmers ng palay and 2074 co-ops. Sabi ko sa kanya, sir, hindi po natin mabibenta to sa 27 because malulugi yung ahensya. But at the end of the day, Mr. President, it's your decision, it's your call. Do we continue selling rice at 27, which means that we will subsidize part of the cost, or do we sell at a higher price of about 35 pesos, 36, para break even ang anything? Decision niya, hindi. Continue selling at 27. Okay, so magsa-subsidize ang gobyerno. Yes, yes. So these are decisions made by the president. And of course, at the end of the day, that's to cushion the effect noong ano na yon, yung pangyayari na yon. Yes, because without the 27 pesos of NFA, posibleng sinasabi mo na magka-cartelize yung mga importers. Because they could agree among themselves. Sabihin nila, anyway, walang competition yung gobyerno. Walang pang stabilize ng presyo yung gobyerno ng NFA rice. Itaas na natin ng 50. Wala namang makikialam. Wala namang NFA na mag-supervise sa atin. Wala namang magsasabi na, hey, you're going beyond the SRP. Wala nang ganun eh. So parang ano ba to? Deregulated sila, ganun? Deregulated. So it was a wise decision on the part of the president. Not only were we able to assure the Filipino farmers that the NFA will continue buying palay at a higher price than the traders actually, we also now are assuring our consumers, hey, hindi na pwedeng lukuhin yung presyo kasi may 27 kami. Okay? So yun. Pero gaano karami ngayon yung ano na yun, yung kayang i-subsidize ng gobyerno? Baka na, may 27 tayo, pero hindi pa rin kasing we have always dami nung dati. We have always maintained our market participation at 10%. 10% ang market participation. Na ever since ganon? Ever since ganon. So ngayon, minemaintain yun. Yes. So yan ay magiging available yung 10% na yun, which now, will be subsidized by the government dun sa kakulangan sa 35. So 27 pa rin. Hey Daniel, let me go back to my earlier statement. Yes, please. Bitter pill to swallow. Uh-oh. You know, under the Rice Tariffication, Rice Deregulation Act, anybody can bring in rice. Kuha ka lang ng permit, sanitary permit sa BPI, bayad ka ng taxes. Pero ngayon, lahat ng buwis na ibabayad mo, 35% sa bigas na galing sa ASEAN countries, 50% sa galing sa India, Pakistan, and other countries, lahat yun mapupunta sa tinatawag nating Rice Competitiveness Enhancement Fund. RCEF. Na pakikinabangan na ng mga... Na papapunta lamang sa rice industry. So, sa mga magsasaka to? Yes. In fact, for this year, assured na ang farmers ng 10 billion. 5 billion for mechanization that would include traktora, kuliglig,
bao-bao, solar irrigation, drying facilities. Mm-hmm. So pwede naming mafundingan. Pero paano nila yan ma-avail? Kasi well, we have to identify the groups, okay, the farmers groups. Hindi pwedeng individual to kasi hindi ka naman pwede mag-operate ng dryer na ikalit. So you will be talking to cooperatives, yes, and all? Yes, of course. Oh. Irrigators associations, SWISA, mm-hmm, co-ops, ARBOs. Pero nandiyan na yung fund? Actually, ang naunang na-release ngayon, 1 billion, okay, ready for yung ating loaning. 1 billion of the 10? Yes, ang component niyan is 10 billion assured for the first year, 5 billion for mechanization, 3 billion para sa bini. Mm-hmm. So, makakatanggap ng libreng bini ang lahat ng magsasaka ng palay. Mm-hmm. Okay? Not, maybe not enough to cover all of their areas, mm-hmm, but lahat sila may share. Mm-hmm. And then 1 billion for loaning. Nag-agree na kami na yung 1 billion na yon mapupunta sa drying facilities para mahinto na yung pagbibili sa kalsada. Mm-hmm. So, lahat ngayon ng mga communities, lalagyan namin ng drying facilities, mm-hmm, which they can avail of from Land Bank and DBP, 2% interest at... Ayaw ko kung ilang taon yung payment, 5 years at 6 years. Pero enough na po ba yun sa palagay ninyo, that Secretary? That is not enough. Uh-oh. That is not enough. But we have regular funding, okay, sa DA for this year, 7 billion. So for the first time in the history of this country, mm-mm, the rice industry will be receiving the biggest funding so far, 17 mm-mm billion. Mm-mm. Not only that, the provision of the law says na kapag lumagpas ng 10 billion yung collection sa RCEF, mm-mm, halimbawa sa kwentada namin, kapag nag-import ng 2 million metric tons for this year, mm-mm, ang expected na tariff na makukolekta would be about 26-28 billion. So may sobrang 18 billion. Mm-hmm. Saan mapupunta to? This will still go to the rice industry, pero Congress na ang mag-a-allocate. Mm-hmm. Ibig sabihin, i-part ng appropriation. Congressista na. No. Rice industry pa rin, pero dadaan sa, dadaan sa budgeting process. At walang ibang pupuntahan to, rice industry lang. Kasi mas mabigat pag sa mga kongresista na. No, hindi naman. Marami namang matitinong mga kongresista. Oo nga, pero ibig sabihin, ang mangyayari kasi doon, depende yan kung... Napapainom tuloy ako ng kape sa'yo. Hindi, di ba? Depende yan kung gaano-kaano yung aggresibo yung congressman mo at sino ba ang mga congressman na medyo malakas magsulong, di ba? Actually, pero ngayon, Secretary, ang isa lang kasi po dito, yung pangamba ng mga kababayan nating magsasaka. Kasi at papaano nyo ngayon sila ma-assure? Ang issue lang naman ngayon, Kadanyel, is this, no? Buhabagsak daw ang presyo ng bilihan ng mga traders. Look, I was in Iloilo yesterday. Mm-hmm. And I was surprised. Ang bilihan doon ng palay fresh is between 18 to 21 pesos per kilo. Mm-hmm. Pag magandang variety. Mm-hmm. 216, 160. Mm-hmm. Ito yung magandang eating quality. No? Ganon din sa Mindanao. No? So yung mga nagre-reklamo na 14 na lang dito sa amin, sa Facebook page ko, sabi ko, pumunta kayo ng NFA. Mm-hmm. Kanya lang, meron talagang mga farmers na, ewan ko ba, ayaw tulungan sarili na sabi, mahirap pumunta doon kasi malayo ang aming farm. Mm-hmm. Nung araw ka, Daniel, I'm a farm boy. I was born in the farm. Mm-hmm. Nung araw, kapag nagbenta kami ng palay namin, mula doon sa basakan, bubuhatin namin sa ulo namin yung palay. Mm-hmm. Dadalhin doon sa gilid ng kalsada. Wala namang tumutulong ng gobyerno sa amin. Mm-hmm. Hakutin namin, dadalhin sa negosyante, babaratin kami. This was life in the farm. No? Mm-hmm. And so I don't see any reason why, with all of the help that we're extending right now, meron tayong ino-offer na NFA na magandang presyo. Mm-hmm. Just bring your palay to the NFA. Hindi naman pwede yung NFA ang iikot sa buong Pilipinas at magtatanong, magbebenta ka na ba? Mm-hmm. Hindi ho pwede. Hindi namin kakayanin eh. Mm-hmm. I'll have to be very honest. At sa mga area naman nila, meron naman sila mga mapupuntahan talaga. Merong mga areas na talagang very cooperative yung LGU. No? Like Isabela, for example, si Governor Bojie D. at saka si Congressman Rolito Albano. They are actually allowing the farmers to use the dump trucks of the government in transporting their palay from the farm to the NFA. Mm-hmm. And they are giving an incentive of additional 6 pesos per kilo for the first 100 bags. Mm-hmm. No? So, ito yung magandang mga stories. No? Mm-hmm. So, ang worry ng farmers actually is more about the pricing of their palay. Why is that? Because... karamihan sa ating mga magsasaka, kung umani, 4 na tonelada, mm-hmm, talaga namang kapag bumagsak from 20 to 15 or 16 ang presyo ng palay, aaray ka talaga kapag 4 na tonelada lang. Mm-hmm. But that is the problem. The problem actually that we should address is productivity.
we have to increase the production of our farmers. Mm-hmm. Kasi kung walong tonelada yan, hindi aara yan. And how do you intend to do that? Well, that's the bitter pill that we have to swallow, which is the rice tariffication, which brings with it the rice competitiveness enhancement fund. Mm-hmm. With the rice enhancement fund right now, magkakaroon sila ng magandang binhi at tumataas na yung adoption rate ng ating mga farmers sa magandang klaseng binhi. Ano? 60% na from 48 at the start of the Duterte administration. Nasa 60% na yun ang nag-embrace ng magandang binhi. Mm-hmm. Alam mo ang diferensya between a good seed quality and yung old seeds natin is about 2 metric tons per hectare. Mm-hmm. Ganon ang productivity. In fact, yung mga gandang klaseng binhi, doble. Mm-hmm. From 4 metric tons, nasa 8. Nag-report sa akin si Dan Bolos ng Nueva Ecija. Ang kanyang ani, 12,000 square meters, that's 1.2 hectares, 356 kavans of 58 kilos. Kung hindi ka tatamaan ng epekto ng kagaya ng El Nino. But we have insurance payments for that. Uh-huh. And that's part of farming. Ibig sabihin, wala namang pwedeng, maski sinong presidente, maski sinong Secretary of Agriculture, hindi ka naman pwede sabihin sa'yo na wag kang makarala, walang tangtuyot ang tatama sa'yo. Walang bagyong tatama sa'yo. Nobody could assure that. Kagaya ngayon, yung problema natin dito sa El Nino ngayon at yung kakulangan pa rin ng ating irrigasyon. Paano po natin ngayon itong tinutulungan yung ating mga magsasaka? Well, of course, yun pa rin ating style na post-disaster intervention. Oh. But I am proposing, in the last cabinet meeting, for example, and in the last high-level meeting on water, ang sinasabi ko doon sa meeting namin, let us change the mindset na kapag katapos ng bagyo, mamumulo tayo ng mga bintanang lumipad at mga atip na lumipad. This is post-disaster intervention. Mm. Pagdating sa El Nino, let me just give you an example. Mm. Israel would only have about 4 rainfalls every year. Mm-hmm. Southern California, halos wala. But these are major agricultural production areas. So, kung tayo naapektuhan sa 3 buwan na El Nino, 4 na buwan na walang ulan, eh bakit sila buong taon El Nino? Bakit sila lang production? Mm-hmm. The secret? Irrigation. Mm-hmm. So, sabi ko doon sa meeting namin, let's prepare for the next El Nino. In fact, on May 2, magmi-meeting ang iyong task force kasi mayroong offer ng Israel na tulungan tayo to set up 6,200 units of solar-powered irrigation systems all over the country. Mm-hmm. And they will fund it. And that's sufficient na? That is not sufficient. Kasi ang tagal na natin pinag-uusapan ng irrigation. I know. But you know, you have to understand that irrigation is not under my department. Mm. Small irrigation systems are. Oh, yun naman ang lusot mo. Hindi sa'yo yun. No. I'm just defining. No? Oh. Define ko lang na yung big systems are under NIA and NIA is not under the DA. Mm. Eh, paano nga po ngayon yan mangyayari? Kaya nga meron kami small irrigation systems na ginagawa. Oo, yun. Ano, hindi ba kayo naaaway doon sa small irrigation systems? Wala ba kayong kaaway dyan? Wala naman. Okay naman, dire-diretso naman. Gustong-gusto ng mga farmers yung ito, binapakita natin. Okay, mga solar-powered. Yeah. Mm. Ito mabilis gawin, mga 3-4 months tapos na. Although may mga... Eh, yan ba ho? Kaya ba yan? Kung sakali, yan ang pagtutukan talaga ng pansin. Kaya ito, ba yan? Ito ang pinaka-practical because with this, we should not be afraid of El Nino anymore. Uh-huh. Sapagkat kung kailan mainit ang araw, ay saka gumagana na maganda ito because this is solar-powered irrigation. Mm. Ang nakakapagtaka, isang sinasabi nga po nila, tayong bansa na nalilibot ng napakaraming tubig. Precisely. Oh, pero madalas tayo ang tinatamaan ng tagtuyot. Because we have not managed our water resources. We have just taken for granted the blessings of God that gave us, which is water. Mm-mm. Tayo lang yung bansa na binabaha kapag panahon ng tagbaan ng bagyo. Mm-mm. At nalulunod pa tayo. Mm-mm. And then pagkatapos ng 2 buwan, walang tubig, umiiyak na tayo, walang tubig. Exactly. Why? Because we have not come up with a water management and water conservation program. Okay, but hindi ho yun ang pinag-iisipan natin. Kasi kagaya limbawa, pumunta ka ng Middle East, desierto. Yeah. Pero may tubig sila, nakakapaligo, nakakainom. Meron silang desalination na ginagawang proseso. In fact, sa Israel, Daniel, sa Israel, they have perfected the water utilization program. Mm-mm. Na pati yung tubig galing sa kubeta, nalilinis na to the point na pwedeng inumin. Mm-mm. Kaya lang sabi ng Israel ambassador, maski ano dagawin nila pangungumbis sa mga tao, talagang inumin. Pero at least pwede mong gamitin yun para sa halaman. Yes, of course. Pwede mong gamitin sa iba pang mga purpose. Kung pwedeng magawa ba yun sa atin,
Mas malaki ba ang ating magiging gastusin? Hindi ba kaya? Hindi. Actually, we don't even have to go to that point yet. No? Mm-hmm. Because napakarami naman nating ilog. Napakasagana natin sa ulan. Ang kailangan natin would be water conservation. Yun nga ho, hindi ba kakatwa yung ganun, Secretary, ano, na napakarami nating ilog, tayo yung mga pulunan dagat, napakarami nating tubig. Sabi nyo nga, binabaha tayo pagka... Kung minsan, nalulunod ka pa sa ba. Yeah, afterwards, wala kang tubig. Kadaniel, ang problema rito, these are institutional reforms that we have to undertake. So where do we start? Yeah, it's starting now under the Duterte administration. Opo. There is already a move to create the Department of Water. Mm-hmm. And that will focus now, that will actually synchronize all efforts, mm-hmm. concerted effort towards water. No? Mm-hmm. Not only for drinking, but also for... agriculture. Mm-hmm. Because there is no agriculture without water. Wala na, mm-hmm. wala pa ako nakitang magsasaka na pwedeng magtanim na walang tubig. Ngayon, immediate, ano ho ang malaking nagagawa natin na solusyon dito sa problema natin na yan sa tubig, aside dito sa inyong mga solar-powered irrigation? Well, these are the only measures that we're doing right now. Uh-huh. Gano'ng kalaki na po ang na-cover natin? Meron kaming 169 units. Pero tinignan ko kahapon yung iba because it's a new technology. Mm-hmm. Bagong teknolohiya para sa atin eh. Mm-hmm. Although gamit na ito sa India, Pakistan, Southern California. So may hindi gumagana sa 100? Hindi. Hindi naman sa hindi gumagana, kundi nagkakaroon ng challenge yung ating mga contractors. No? Uh-huh. Nag-a-adjust sila doon sa connection nila sa solar panel to the pump. Okay. Meron kaming areas na... Ang akala ng mga engineers sufficient yung supply ng tubig sa creek, mm-hmm. noong tinamaan ng tagtuyot ay natuyuan. Wala na. So nawala ng tubig. So we had to drill another hole mm-hmm. beside the pond at ginagawa ngayon yan, no, mm-hmm. para magkaroon ng dalawang sources of water. Because sa solar kasi pwede kang maglakay niyan doon sa gilid ng mga ilog na malalim ang pampang mm-hmm. na hindi mo pwedeng i-dam yung tubig at para umakyat, no. Mm-hmm. So it's a very practical one. It would be open source mm-hmm. rivers. Creeks would be another. Mm. Water impounding would be the third. And the fourth would be deep well. Mm. Okay. Pero sa deep well, hindi ba nagkakaproblema tayo doon? And sinasabi nila, yun nga, maaari pang maging sanhi ng mga paggalaw ng mga ano natin. You know, those are theories which have to be validated scientifically. Okay. Lahat so we still go for that? Yes. Hindi naman lahat ng units would be using deep wells. Eh. Mm-hmm. We will only be using deep wells if there are no open source. Gaano karami po ang kailangan, ang ipufulfill ninyo dyan sa solar-powered na yan? Well, doon sa offer ng Israel, wow. Mindul ba uli? Parang, kala ko, may lumindul na naman. Oh. May doon sa offer ng Israel na 44 billion, we will be... projecting a total of 6,200 units of solar-powered irrigation system. 6,200. To irrigate 500,000 hectares. Gaano karami na po na umpisahan doon? Wala pa, in-offer pa ng Israel yun. Itadaan pa sa NEDA ICC kasi it's a loan. Okay. Pero ano po yun? Gaano kalapit yun sa katotohanan, Secretary? Well, na-endorse na ng Interagency Committee na kinreate na Malacanang. Kausap mm-hmm. po niya sa Secretary Peña and they're waiting for it. Mm-hmm. Ang Israeli government has been following it up. Mm-hmm. And on May 2, magmi-meet na ang NIA, DA, BSWM, mm-hmm. Bureau of Soils and Water Management is under my department. Mm-hmm. Pati NEDA, DBM, Department of Finance. Mm-hmm. Because we will now come up with a national map. Saan ilalagay itong mga irrigation na ito? Ano ang biggest challenge niyo po dyan para hindi matuloy? Biggest challenge would ano ba ang pinakamalaking hadlang ninyo para hindi maisakatuparan yan? I am very positive na matutuloy kasi positibo si Presidente. Gaano kabilis ko maaaring maisakatuparan? Hopefully, kapag natapos ng NEDA ICC yung loan offer mm-hmm. at magkakaroon pa kasi yan ng Swiss challenge. Uh-huh. Kasi diba siyempre, mangungutrata sila sa gobyerno. Yes. We will have to publish that. And somebody will have to be invited. Would you like to participate? Tapatan mo to. Tapatan mo to. Swiss challenge ang tawag doon. Mm-hmm. But after that, tuloy-tuloy na yan. Hopefully, we'll be able to complete 6,200 units before the end of the term of the president. So ito po ay kaya sa buong termino ng presidente. Yes, kasi ang concept naman ng Israelis, hindi naman sila talaga magkoconstruct. Eh. Yung kanila technology lang at saka equipment. Mm-hmm. They will engage local contractors to undertake the civil works. Mm-hmm. Parang dadali na lang nila yung teknolohiya dito. At ang kagandahan dito, ka Daniel,
they will be introducing a new technology. Kasi, di ba, may reservoir solar. They will be introducing a new technology, ang tawag na fertigation. Mm-hmm. Where they mix the fertilizer with the water para hindi ka na mag-broadcast ng fertilizer. Ah, isa sa paghahaluin na nila. Oh. Yun yung ating implementation itong tariffication law natin. Sabi nyo, okay na kayo sa IRR? Yes. Kailan po tayo magkakaroon ng full implementation? It's being implemented now. In fact, on April 29, magkakaroon ng Rice Summit. Mm-hmm. Pinatawag ng NEDA Department of Trade and Industry. At ako, kanya lang hindi ako makaka-attend on Monday. Magpaparepresent lang ako. Mm-hmm. Because may engagement ako na iba na personal. I'm going to be on leave. No? So the full implementation po, mangyayari within the year? Yeah, of course. Kasi you have already started. It's already being implemented now. Oh, yes. Pero kasi yung, di ba, parang process pa din yan eh. Oh. Hindi naman right away, everything is fully implemented. Of course. We are going through the process now. Mm-hmm. We are learning the ropes. I think it's going to be very difficult. Mm-hmm. I'm an incurable optimist, Daniel. Mm-hmm. Of course, I had my reservations with liberalization. Mm-hmm. But whenever I'm presented with a problem, I always look for solutions. Mm-hmm. So, nakakita na kayo talaga ng konkretong solution doon sa liberalization. Ito yes. Ang sinasabi niyo na yan. Yes, we have to increase the productivity of our farmers. Mm-hmm. Because look, understand this. No? At gusto ko maintindihan po ito ng ating mga magsasaka. Huwag tayong matakot na tuloy-tuloy ang pagbaha ng imported na bigas. Mm-hmm. Why? In the world market, sa world rice production, 580 million metric tons lang ang bigas na napoproduce every year. Mm-hmm. Of that volume, only 48 million metric tons is available in the market. Para makarating sa atin? No, hindi. Available sa world market, kabuuan. Kabuuan. Ibig sabihin, yung 532 million kinakain ng mga producers. Mm-hmm. Yun lang ang pwedeng ibenta. But yung 48 million metric tons na yon, about 45 million of that is already committed. Lumalakas ang kain ng Africa ngayon ng bigas. Mm-hmm. Singapore, yung mga non-rice producing countries. Mm-hmm. So 3 million lang ang pwedeng i-access. Mm-hmm. Okay? And that volume will not be constant because you have to understand, just as our population is growing at 1.7% every year, mm-hmm. the population of Vietnam, Thailand, and the other rice production areas is also increasing. Therefore, whatever volume of rice Vietnam is producing right now, exporting right now, mm-hmm. will not be the same volume of rice that they will export 5-10 years from now. Mm-hmm. So magkakaroon talaga ng magle-level off eh. Walang magsasabi na sobra-sobra yung bigas because pag tumaas yung populasyon ng ating bansa, tataas din yung populasyon ng ibang bansa. So parang sinasabi po ninyo, no matter how these traders want na bumili ng bumili, walang available sa world market. Yes. Ito lang ang maximum. Yes. Na hindi nyo dapat katakutan dahil itong maximum na to, kahit mabili nila at madala nila dito lahat, may pangangailangan pa din tayo na kailangan namang i-produce ng local market. Ito po yan. Ng local In fact, farmers. I even have this belief na yung pagbagsak ng presyo ng palay sa Central Luzon at saka sa ibang parts ng Luzon, actually is just manipulation by the traders. Mm-hmm. Because bakit mataas pa rin ang presyo sa Visayas? Mm-hmm. Sa Mindanao, mataas pa rin. Hindi ako makapaniwala na babagsak ng 14. Kasi kung 14 ang bilihan nila, o 16, dapat ang bentahan ng bigas dyan is less than 30%. Now, how do you interfere with that? Hindi kayo makakapakialam na nun. The only legal basis for us to act on this will be the Price Act. Okay. Pag nakita namin na minamanipula na yung presyo sa merkado. Eh, yun nga yung sinasabi nyo, hindi ba na ginagawa? DA na ang papasok doon, hindi NFA. DA okay, na, okay. Under the Price Act. No? Mm-hmm. Ang NFA actually wala nang pakialam. Eh. Mm-hmm. So, DA and DTI ang papasok doon. So, wala pa po ba kayo nakikita na gano'n na pangyayari? Well, minamanipula talaga? It's too early to conclude. No? Okay. Right now, I think it's a wait and see attitude on the part of the traders. Mm-hmm. Merong, hindi rin natin sila masisi. Eh. Kasi nakaraan, nasunog sila. Mm-hmm. Namili sila na mataas, biglang bumagsak yung presyo ng bigas. Mm-hmm. Maraming nasunog. No? Oo, dahil biglang, kumbaga, parang lugi sila dahil mataas sila. So ngayon, I think they're trying to wait out. No? Mm-hmm. Tingnan natin kung gaano ang volume ng importer na papasok. Mm-hmm. Kaya binaba nila yung kanilang buying price, mm-hmm. to caution the expected, the projected, mm-hmm. Effect of
the inflow of imported rice. Ito bang nakaraan na lindol sa atin na pangyayari, pati na yung iba't ibang mga lugar na medyo talagang nagkasunod-sunod? Meron ho bang epekto sa agrikultura natin? Wala naman. Nasa Pampanga kami noong Monday, kasama yung Pangulo, when he asked me kung ano ang damage, sabi ko, maliliit na crack lang sa irrigation. Kaya namang i-repair ng niya. Yun ho, so mga dike natin, hindi naman hindi naman, wala naman. Problema. Very, very minimal. So far, ito walang significance sa maaring maging problema natin sa sa agriculture. In fact, pati yung El Nino, you'll be surprised to find this out, ka Daniel. Mm-hmm. Pati yung El Nino, ato less than 1% ang damage to rice crops. Mm-hmm. So that's why this year, we are still projecting that we will harvest a record harvest of 20 million metric tons. Mm-hmm. That will be the highest harvest. Hindi naman hangin yun. You know, we make projections. Okay. Okay. We make projections. But of course, pag gumawa ka ng projection, you have to consider the X factors. Mm-hmm. Like say, for example, 20 million metric tons ang target namin for this year. Mm-hmm. Pero kapag tinamaan tayo ng super typhoon, who are we to say that? But that is realistic with the present na meron tayong available. In fact, tapos na yung ating dry season planting harvest. No? Okay. Tapos na. And sa Central Luzon, for example, nag-report sa akin si Director Chris Bautista na ang kanilang harvest has increased by 22%. Mm-hmm. Because irrigated yung area. Mm-hmm. And you'll be surprised kung kailan mainit saka maganda ang bunga ng palay kapag may tubig ka lang. Mm-hmm. Because sunlight brings with it it actually results in efficient photosynthesis. Mm-hmm. At maganda yung kailangan lang talaga maayos yung irrigation. Patubig. And so far, ngayon ho ba walang mga reported sa inyo na dun sa mga irrigation natin ay nagkaroon ng problema na maaaring masabing significant para maapektuhan talaga yung kabuuan? Less than 1%. Eh. Okay. Less than 1% yung total reduction of rice production for this year. Mm-hmm. And while we are not saying that it's insignificant, it's not going to affect our production projection. And continuous din yung paglalagay niyo pa ng mga solar na to, no? Yung mga maliliit na solar. You know, I would like to address yung sinasabi nila na pag nag-project kami, nagyayabang kami, nagkahangin kami. Mm. We have to make projections, eh. Oh. Kailangan maset namin projections namin because without that, anong target namin? No, but you also have to be realistic with your projections. We are very realistic with our projections. Well, projections are projections. Mm-hmm. When you say that ito yung target mo, you also have to contend with the fact that mayroong mga X factors dyan. Oh, pero yung inyong mga projection are supported ng mga data. Tamang yes, of datos, course. Ano? Did you know that every 10 days mayroong satellite na dumadaan, lumilipad sa Pilipinas at binabasa yung nakatayong palay? Mm-hmm. Ito yung PRISM. No? Mm-hmm. It's a European satellite. It's called Sentinel A1. Mm-hmm. And we hired that actually. Mm-hmm. And it gives us an idea of the standing of the rice crops. Mm-hmm. At with ground validation, malalaman namin kung anong projected harvest. Mm-hmm. So before the end of the harvest season, kapag nabasa ng satellite yung tayo ng palay, mm-hmm. magkakaroon na kami ng idea kung ano ang projected harvest based on the data from the satellite. Mm-hmm. And validation on the ground. How accurate is that? It's very accurate. Mm-hmm. Very accurate. So far, napapakinabang. Not to 0-0 degree, no? Yes. But it's accurate for us to make a projection na for this year, for example, for this harvest season, ito yung ating projected harvest. Mm-hmm. So before the end of the harvest, actually, meron na tayong projected production or yield. In the past, gaano po kayo kalapit dun sa projection ninyo? Well, kasi parang you project, tapos ito yung naging outcome. Gaano kalapit? Malayo ba o malapit na malapit? No. Actually, in 2018, mm-mm. ang projection namin was 19.5 million metric tons. Okay, that's a projection. That's a projection. 19.5 million metric tons. So, ano ang naging reality? Ang reality was 19.05. Why was this? Uh-huh. Tinamaan tayo ng 22 bagyo. Mm-mm. At yung typhoon Ompong was very destructive. In fact, ang damage from Ompong was about 34 billion pesos in rice and corn. That was a bad year for us. Mm-hmm. But in spite of that, 19.05 million metric tons. As compared to 19.5 na projection yun. Yes. At before that, 2017, full year harvest, 19.28 million metric tons ang ating harvest. That's the highest. 19.28 million metric tons. Na ang target nyo pa rin is 19.5. We were surprised with that because hindi yun ang target namin. Uh-huh. We actually
went beyond our target. Ah, so yung target nyo mas mababa that time? Mababa. Oh, kasi ang pinanggalingan natin, yung last rice production ng previous administration, 2016, was only 17.6 million. Nalagpasan nyo pa yung target nyo. Nalagpasan namin yung target. Dapat pala binababa mo lagi target mo. Para malagpas yung... Pwede. Pwede. Kaya lang, titirahin ka naman. Bababa naman masyado yung ano, project. Eh, ano ho bang magiging titignan natin na target natin na susunod dito? We still maintain for this that? Year, 2019, ang target namin is 20 million metric tons. At 20 na. Yes. 20 na. So from 19.5. And we're quite positive. Knock on wood. Maawa sana ang Panginoon, wag lang tayong tamaan na matinding bagyo. At dumating lang on time yung ulan. No? Kasi sa irrigated areas, mag-uumpis na uli magtanim yung ating mga farmers by May. Now, kapag dumating yung ulan, makakahabol yung ating wet planting season. Kasi sa wet planting season natin, ka-Daniel, halos lahat ng areas natin natataniman. Sa dry planting season, we only have about 1.6 million hectares na natataniman. So, pagdating ng wet planting season, it's 1.6 million plus the rain-fed areas. So, a total natin every year is about 4.6 million metric hectares na production area. And this time, pwede na sila makapag-avail ng benefits na makuha nila from the implementation of the tariffication? Part of it. Part of it. Yung dryer mauuna siguro kasi yun ang meron ng 1 billion. But hopefully, ma-release ng maaga kasi kailangan namin makahabol ng October na planting season. So, kailan po expectation yung release nito? Baka mga May or June. Baka hindi na humabol sa planting season na ito. Baka yung next planting. Ano po ang nakakapagpa-delay pa? Well, we have to await for the release of the funds from the national government. Okay. So, pero naka-part na sa aming budget actually. Kaya na nakapalagay ang program. Okay. So, kailangan nyo pang magpok-pok-pok-pok. Hindi naman. It just have to go through the process. Okay. Sa atin pong pagbabalik, bibigyan natin pagkakataon yung ating mga kasama sa remote points. Lalo na yung mga may concern sa agrikultura at itong ating kasalukuyang kalagayan ng pagsasaka. Sa pagbabalik ng programang, Bawal ang Pikon! Bawal ang Pikon! Tapunin po natin ang ating po Agriculture Secretary, Secretary Manny Piñol. This time, kasama natin po ang ilang mga remote points natin mula sa Maligaya, Quezon City. Tingnan natin kung ano ang kanilang problema. Magandang umaga po kasama natin, Secretary Piñol. Go ahead. Ano po ang may paglilingkod? Good morning, Kuya. Good morning po, Secretary Piñol. Ang tanong po namin, posible po ba na bababa hanggang 30 pesos ang kilong ng bigas kung maging stable na ang rice, industry po natin? Di ba may 27 ka? Actually, pwede. In fact, ang NFA is 27, pero palugi yun. Theoretically, yes. Kapag ang bilihan mo ng palay is 15 pesos, 14 pesos, dapat nasa 30 lang dapat ang presyo ng bigas. Pero you have to understand na merong mga traders na involved, may mga millers na involved. And that's precisely the reason why ang isa sa mga advocacy ngayon na Kuya Daniel ng DA is to elevate our farmers to the level of processors and marketers of their product. Ang ibig ko sabihin, bakit excuse me. Bakit kailangan palay lang ibenta ng ating mga farmer? At ito yung target natin ngayon sa Rice Tariffication, yung RCEF. Ang concept natin ngayon, dapat yung grupo ng mga magsasaka, mabigyan ng lahat ng equipment na kailangan nila. Traktora, planter, harvester, pati rice sa milling complex. At sila na dapat ang benta ng bigas nila. Para kontrolado nila yung presyo. Because if they do that, they will earn more. And stable yung kanilang presyo. In the same manner, yung ating programa for the coconut industry, for example, we have to reform the coconut industry. Sapagkat ang nangyari sa coconut industry, pinabayaan ng gobyerno in the past. Hanggang tagalungkab lang ng copra yung ating mga magsasaka ng niyog. But there are more products to coconut than just copra. Virgin coconut oil, MCT oil, coconut syrup, coconut sugar, desiccated coconut, coconut coir. Pero ang failure ng gobyerno, and this is something that saddens me,
hindi tinulungan ng gobyerno natin na maiangat ang ating mga magsasaka sa level ng processor at saka marketer. Mm-hmm. And I'm happy to report to you that today, for the first time, yung magsasaka ng rubber sa Pilipinas, mm-hmm. ay magkakaroon na ng sarili nilang motorcycle tire na ibebenta nila. Oh. Manufactured locally using 100% local rubber. At sila magbebenta. At ang pangalan ng tire, motorcycle tire, is Pilipinas Aguila Tires. We will launch it today right after this program. Okay, Pilipinas Aguila Tires. Yes. Oh. At ito, ibebenta nila. Isang size lang muna kasi yun lang muna ang pinakamabiling size ang aming pinagawa. Baka, kasi baka matumal yung ibang tire. May ipipipera nila. Uh-huh. So ang pinagawa nila dito sa may Leo Tires sa Valenzuela, ay yung 300 by 17. Ito yung pang tricycle at saka pang habal-habal. Mm-hmm. And with this now, ito yung masasabi namin na one small step of success for our farmers. Ang pangarap ko talaga, at pangarap ng pangulo ito, na maiangat natin yung ating mga magsasaka, hindi lang sa rubber, niyog, o palay, to the level of processor and marketer. Kasi ang problema natin sa Pilipinas, palaging naiipit yung ating mga magsasaka sa traders. Kaya merong disconnect, no? Mm-hmm. Like, so for example, ngayon, umiiyak yung mga poultry raisers natin, yung mga broiler raisers, mababa ang farm gate price. Pero tignan mo yung presyo sa merkado, mataas pa rin. Mm-hmm. Why? Because there is a disconnect between the farm gate price and the market price. Why? Because walang access si farmer dun, eh. Umaasa siya dun sa biyahero na pumipick up ng kanyang manok at siya nagbebenta dun sa palengke. Mm-hmm. Now, if we can develop the capacity of our farmers to become the processors of their own product, then they will control the market, which is what's being done right now in South Korea, in the US. Yung farmer mismo nagde-deliver doon sa supermarket ng kanyang produkto. Walang middleman. Pero ang laging tinatanong diyan, gaano kalapit 'yan sa katotohanan? Well, we're moving. Hindi magiging madali ito. Oo. But with what we are doing today, ito yung ating rubber farmers. We believe that we can actually realize this. Mm-hmm. Maybe not 100%, but we will be able to build the foundations of an agriculture and fisheries industry in the country where the producers are not just raw material producers, but also processors and marketers of them. Pero ang ano niyan, talagang kailangan ng malaking tulong from the government. Kaunting tulong lang, in fact, itong mga rubber farmers natin. 10 million na naman pinauutang namin. Oh. They start small. Ang pangarap talaga, magkaroon sila ng sarili ng faktorya. Mm. But, you know, medyo suntok sa buwan yan, given the conditions that we have right now. But with the one motorcycle tire, maybe next time, baka tire ng multicab, baka tire ng kotse, baka dahan-dahan. Saka kung makaproduce ka talaga ng magandang quality, di ba? Bakit hindi naman lalaban din? Baka later on makapag-export ka pa. Well, salamat po sa inyo dyan. At tingnan natin ang mga nasa Giginto, Bulacan, si Ginoong Rogelio Gatsalian. Tuloy po kayo. Nandito po si Secretary Manny Piñol. Ano naman po ang ating may paglilingkod? Magandang umaga po, Kuya Daniel at Secretary Manny. Naririto po yung aming magsasaka dito sa Bulacan. Ipinatatanong po niya kung kailan po maumpisahan ng inyong ahensya ang ipinangakong solar power irrigation sa mga magsasaka dito po sa bayan, dito sa Bulacan. Salamat po. Okay. Oh, Bulacan. Yung ating program for 2017 and 2018 pati 2019, 169 units lang kasi kapos yung aming pera. Pero gusto ko lang malaman kung na-validate na ba yung area ninyo. Kasi meron na kaming directive sa lahat ng ating mga directors in view of itong offer ng Israel, 44 billion pesos, 6,200 units. Pinapa-identify na namin lahat yung mga posibleng lalagyan ng solar irrigation. Yung bang 169, ubus na, tapos na. Yes, allocated na yan. So kung hindi na kayo nakasama doon sa listahan na yun, you will just have to wait for this new program. Yung from Israel. Yes. Na-validate na daw po ba yung inyong... Na po ba? Lugar diyan sa Bulacan. Hindi pa po, Kuya. Hindi pa po na ba-validate eh. Okay. Kailangan daw po yan sa next ano na yan. Kasi kailangan namin tignan saan manggagaling yung tubig. Oo. Okay.
gaano kalawak yung area. So kung meron po kayong request na ganyan, pakipaabot po sa inyong Municipal Agriculture Office, although hindi sila under sa DA, pakisabi na lang po sa kanila na kung maaari ay isama doon sa talaan nung mga proposed solar irrigation sites. Because nagkakaroon kami ng inventory ngayon. May mga bagay-bagay lang po na dapat nating tandaan. Number one, meron ba kayong open source? May ilog ba sa gilid ninyo? Number two, may mga creek ba dyan? Number three, pwede ba tayong mag-drill? No? Kausap ko lang si Governor Alvarado noong Monday sa Pampanga. Bulacan. Bulacan. No? At sabi niya, excited siya doon sa solar irrigation project kasi yan ang kailangan talaga ng Bulacan. Yan. Kasi sa amin may ilog, walang tubig. Ayun. Meron mga sapa, natuyo na rin. Sige po, at kung meron kami maitutulong sa inyo, paki-forward niyo po dito sa amin para mabigyan din namin kayo ng assistance sa pag-coordinate. Sa Pakil, Laguna, nandito naman si Danilo Adorable. Kasama natin po si Secretary Piñol. Ano pong may paglilingkod sa inyo dyan sa Pakil, Laguna? Good morning, Kuya. Good morning, Secretary Manny Piñol. Dito po sa bayan ng Pakil, ang buod pong problema ay ang pinansyal na magsasaka. Ang aming inilalapit sa inyo ng livelihood program, financial program, kasi po nagtataka lang po o nangungutang ng puhunan. Baka mayroon po kayong alam na programa ng DA na pwedeng magpautang sa aming na walang tubo. Salamat po. Nawala po ang tubo. Wala ba tubo kayo? 6%. Mababa yun. That's 0.5% every month. Huh? Ikumpara mo yan sa 10% every month ng mga Bombay. ng mga nagpapautang. Oh. Actually, at saka yung interest na yun, hindi naman napupunta sa amin. Napupunta yan doon sa conduit or sa co-op. Oh, pero wala ba daw walang interest? Meron. May interest ng konti. Meron tayo. Iba-ibang pautang po natin. No? Salamat po at naitanong nyo. Ito po, isa po ito sa mga advocacies ko. Yung easy access credit. In fact, on Monday, kaya hindi ako makatalo sa Rice Summit, magdi-defend ako ng thesis, ng dissertation ko for my PhD degree. At ang aking PhD degree dissertation is easy access credit and its impact on rural poverty. Now, advocacy ko to kasi batang bukid po ako. Nakita ko nung bata pa ako na ang pinaka-problema ng magsasaka, saan makahiram ng pambili ng bingi, abono, at saka iba pang gamit sa sasakahan. Kaya nung maupo po ako, isa po to sa mga major programs na ginawa natin. Inilunsad natin yung production loan easy access noong June 23, 2017. At nakapagpautang na po tayo ng humigit kumulang 1.6 billion pesos. At ito ay merong repayment rate na 91%, mas mataas kasi sa banko. Ito po ay makakarating sa inyo kapag organisado kayo, may co-op kayo, may asosasyon, at ano ang kailangan ninyo. For each individual farmer, ang production loan na pwede mong utangin is maximum 50,000. Pero kapag isang ektaryang palayan na ang lupa mo, hindi ka namin po utangin ng 50,000, baka hindi ka makabayad. Malamang 25,000. 6% interest isang buong taon. Ibig sabihin, kung 50,000 ang utang mo, 3,000 lang babayaran mo na interest. Yung interest na yun hindi mapupunta sa DA. Mapupunta po yun sa lokal na banko na magpapahiram sa inyo, service fee nila, or kung co-op ninyo ang direkto naming bibigyan ng pera, sa co-op niyo mapupunta. Okay, so pwede po niyong utangin to, maluwag po ito. Walang collateral. At 6% lamang ang interest sa isang taon. Now, paano kayo makaka-access? Kung interesado po kayo at mayroon kayong asosasyon o kooperatiba, ay makipag-ugnayan po kayo sa inyong Municipal Agriculture Office at magpatulong po kayo para maparating sa amin yung pangalan ng inyong kooperatiba. Meron po tayong programa sa Laguna actually. Sa Lumban, Laguna, for example, na andun ako, meron tayong mga pautang dyan at maganda naman yung payment. And by the way, we have identified the areas surrounding Laguna Lake as the priority area for the solar power irrigation system. Ayan. Sana po ay natugon ang inyong mga katanungan. Coordinate po tayo dyan sa inyong agriculture dyan sa Laguna. Puntahan naman natin ang Tanay Rizal, si Juper Nasam, kasama ng ating mga
kaibigan doon na magsasaka. Oh, tingnan natin. Andito po si andito po Secretary Piñol, ano may paglilingkod sa inyo? Good morning po kuya, good morning Secretary Piñol. Ang tanong ko po yung patungkol po sa yung ngayon pong, di ba po ngayon lumalaki po yung consumption ng bigas natin. Ngayon, lumiliit po yung area na pinagtataniman natin. Meron po ba kayong programa para patungkol po dun sa pagpapalaki ng production kahit sa maliit na area at yung patungkol po dun sa mga upland rice? Ano naman po yung programa nyo? Yun lang po. Magandang tanong yan. Totoo yan, ang problema natin actually, malapad naman yung area natin for rice farming. Ang problema natin yung production na mababa, 4 metric tons. Vietnam has an average of 7. At ano ang kanilang sekreto? Well, sufficient yung patubig na dahil sa Mekong River. May suporta yung gobyerno sa abono. At of course, magandang bini. No? Ang Vietnam actually, when they started the rice program, halos isa-dalawang variety lang ang tinanim nila. Early maturing at talagang bulto sila. Production yield ang kanilang hinabol. No? Now, we could actually increase that with the rice tariffication now. Kasi magkakaroon nga ng pondo eh. May libreng binhi, may pautang tayo na abono. Naka-arrange ako ng pautang na abono from Russia. 30 billion pesos worth. No? Siyempre yung ating solar irrigation. Yung upland rice actually, sinusuportahan natin to. In fact, one Israeli company is coming up with a model farm na magkakaroon ng solar-powered drip irrigation, yung upland rice. No? So, ito po yung ating target ngayon. And by the way, ay nakikita ko bata ka. No? Nung isang araw lang, nasa Guimaras kami because we had our management committee meeting. At ang isang bagong programa natin ngayon na pautang, yung mga mga fresh graduates from college, agriculture or related courses. Sa ilalim po ng ating programa ngayon, pwede na po kayong umutang. Huwag na kayong maghanap ng trabaho. Pwede na kayong umutang from the DA basta fresh graduate kayo from agriculture courses or related courses para huwag na kayong umalis sa sakahan ng tatay nyo. Bibigyan namin kayo ng kapital, pwede na kayo mag-start ng inyong sariling hanap buhay. Magkano naman? Depende sa kanilang project. So, walang collateral yon? Walang collateral. We don't ask. Magpe-present lang sila ng feasibility. Yes. For example, meron kayong sakahan ng tatay mo at ang kailangan nyo ay traktora. Hindi magrupo kayo mga bata at pautangin namin kayo ng traktora. 2% interest, 8 years to pay. In fact, kahapon, ka-Daniel, in Iloilo City, may tatlong bata, fresh graduates from agriculture engineering sa Capiz State University. Kasi kahapon inilunsad namin yung Coco Festival sa Iloilo. Nakita ko yung tatlong bata, may ginawa silang makinarya na binabalatan yung buko. At sila lang gumawa as part of their thesis. So natuwa ako doon sa ginawa nila. Sabi ko, kayo lang bang gumawa nito? Opo. Siyempre, kinopyalan din nila sa ibang mga concept kasi meron naman ganyan makina. Yes. Okay, sabi ko, pautangin namin kayo ng kapital. Itong trabaho nyo, gumawa kayo ng marami nito, bibili namin sa inyo. Okay? So, ang every unit is 50,000. Yan ang kagandahan yan, sa Sunday, dadalhin namin sila sa Davao. Sapagkat for the first time in the history of this country, buko ang official energy drink ng palarong pambansa. Wow, okay ha. Buko ha. Okay. Mas okay naman yan, di ba? Yan ha. Sana nasagot po yung inyong mga katanungan dyan. O ito, kasi napag-usapan yung Vietnam. Dati, tayo lang nagtuturo sa Vietnam, di ba? Tapos ngayon, talo na tayo ng Vietnam. Sa Ho Chi Minh City, nandun yung ilan natin mga kababayan, si Laila Tirao. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Vietnam. Ano may paglilingkod? Nandito po Secretary Manny Piñol. Magandang umaga, Kuya. Magandang umaga, Secretary Piñol. Ang tanong po namin ay, ano po ang magagawa ng Department of Agriculture upang maprotektahan ang mga kaawa-awa nating magsasaka dahil kadalasan ay binabarat po sila ng mga traders sa pagbili ng mga inani nilang palay? Well, nasabi ko na nga po kanina. Number one, as a temporary measure, na andyan yung NFA to buy their produce. As a long-term measure, yung ating programa na dapat iangat natin from the level of raw material producer to the level of processor and
entrepreneur, marketer of his product, yung ating mga magsasaka. Yun lang po solution na kailangan natin. Oh, yan. At paspasan natin yung ano, mangyari yan. Mas maganda eh. Kasi dami mo na mas maipuproduce, ano? Tingnan by the way, alam nyo ba na ang Pilipinas ngayon nag-i-import ng langka from Vietnam para doon sa ating turon. Mga 500 million pesos worth every year. Ini-import pa yes. natin. Yes. Kaya nga, minsan na nakakasama ng loob na sa dinami-dami ng ating lupa, sa dinami-dami ng ating produkto, may mga pinabayaan tayong commodities like coffee, cacao, langka. And we are importing this, no? When we could easily plant this in the country. Correct, correct. Oh, buti pa ako, may tanim akong langka sa amin. Pagka nagtuturo na ako. Oh, yun. Na lang. Ang pinakamasarap na langka ngayon, pinakamatamis, yung galing sa Leyte, Southern Leyte, yung... So under pala, under product, wala pala tayong production. Hindi nga natutukan, ka-Daniel eh. Sabi ko nga sa inyo, pag-upo namin sa Department of Agriculture, nakita namin na yung maraming commodities, walang plano. Walang roadmap ang mango industry, walang roadmap ang sibuyas, walang roadmap ang garlic. Puro lang kung si Lorde pa eh, pabara-barabay. Kung ano lang maisipan, gagawin. No? So, part of the things that we're doing right now sa Department of Agriculture are institutional reforms. And I'm sorry to say, but institutional reforms do not necessarily bear fruit in a year or even in 6 years. But we have to start doing it. Wala ba kayong, ano, di ba kayo namimili ng, ang tanim ko kasi ngayon, sili. Siling labuyo, tsaka siling panigang, tsaka kalamansi. Mura na yung sili ngayon kasi sinabi namin sa mga tao sobrang. Na nagreklamo na 1,000 daw. Kadali-dali, maghanap ka ng masitera dyan, lagyan mo ng buto ng sili, grabe ka naman. Eh, ang dami ko ngang tanim na sili. Yun nga, ang tanim ko nga ngayon. Oh. Tsaka... Kaya nga, meron kaming urban gardening program ngayon. Tinuturuan namin yung mga tao na magtanim sa masitera. Isang punong sili, hindi ka na kailangan bumili. Gaano ba karaming sili kailangan? Pang sausawan mo eh. Hindi, kasi yung iba, ginagamit na ano yan eh. Di ba yung dynamite? O yung mga siling ano yan eh. Pati okra. Maglagay ka ng masitera at lagyan mo ng taliman mo ng okra. Meron kang okrang sariwa bawat araw. O talong. Yan, o tignan nyo. Ito ah, sa Singapore naman tayo, si Jay Lelis. Magandang umaga po. Sa inyo dyan, nandito si Secretary Piñol. Ano naman ang problema natin dyan sa... mga kababayan natin dyan sa Singapore. Good morning, Secretary Piñol. Kami po bilang mga... kami po bilang mga OFW, ano po ang maitutulong namin para makabahagi sa pagunlad ng agrikultura ng ating bansa? Secretary, naalala ko po kasi noong taong 2017, meron kayong inulunsad na programa yung Kaibigan at Kaagapay Adapt a Farm program o kaya ay CACAF. Ito po ba ay fully implemented na? At ano po ang mga mechanics nito at paano kami makakabahagi dito? Salamat po. Unang-una, nagpapasalamat ako for the first time. Sila nagtatanong, anong maitulong namin? Oh, yeah, correct. Oh. Biglang cambio ng amin. Salamat naman. By the way, let me tell you this. No? Initially, ang tulong nyo sa amin would be to promote our products. Ka-Daniel, Singapore is our target area now for the export of vegetables, manok, itlog, at saka karne ng baboy. Okay. In fact, nagpadala na yung ABA ng Singapore, yung Agriculture and Veterinary Agency ng Singapore, ng inspection team dito sa Pilipinas noong Pebrero. At tapos na yung inspection, we're awaiting for the results. And hopefully, this year, ay makapag-umpisa tayo pag-export ng karne ng baboy, manok, itlog, at saka gulay sa Singapore. Okay. Ang tulong ninyo, tulungan nyo kami i-promote yung ating produkto dyan. At antayin nyo kami, baka darating kami ng mga July siguro dyan. Magkakaroon tayo ng Philippine Agri Expo sa Singapore to mark the 70th year of our diplomatic relations with Singapore. That's nice. Oh, sama mo ko. Now, yung KAAP, in a small way, merong mga engagements, no? At sa OFWs naman, merong kaming re-entry program para sa inyo with the help of the Department of Labor and Employment. Kapag gusto nyo umuwi rin sa Pilipinas at mag-settle down for good, dumaan na po kayo sa opisina at pag-usapan natin kung ano mga
proyekto ang pwede niyong gawin sa inyong mga sakahan o sa inyong mga lupain. Oh, ayan. Maraming salamat dyan sa inyo sa Singapore. Meron lang tayong Facebook question dito at gusto ko ihabol. Ito ang sabi niya, si Sanchez. Secretary Piñol, may mga nakikita po kami sa balita na may mga crops na overproduce na minsan ay tinatapo na lang o kaya ay nabubulok na lang katulad ng nangyari sa kamatis sa talong. Ano pong programa ang inyong inihanda para maiwasan ito? Actually, yung mga nagre-reklamo doon sa sobra daw, hindi daw nabibiling talong, tinanong ko eh. Actually, ito na yung pinag-harvestan na nila na naiwan na, nakakaramihan, mga reject na hindi na mabili. At yun ang nire-reklamo. Hindi ko nilalahat. Pero, seriously, ang isang malaking problema natin sa agrikultura, which we are trying to address right now, is the lack of information by the farmers on the absorptive capacity of the market for specific products. Kaya meron kaming ginagawa ngayon, study for chicken and pork, for example. Pinupulong na namin yung ating mga producers kasi hindi pwedeng since mabili ang manok, lahat tayo magmamanok. Sapagkat kapag sumobra yan, mabibilaukan yung merkado. Babagsak yung presyo. So meron kaming market study ngayon and kasama na po dyan yung ibang commodities. Yung mga highly perishable products actually na tulad ng kamatis, talong, ang advice po namin, unless na meron kayong kausap na pagdideliveran ng inyong produkto, huwag kayong magpalawak ng tanim kasi ito very perishable eh. Hindi pwedeng itago mo sa bodega at antayin mo kayo na tumaas yung presyo. Pag-ani mo dapat niyan, meron kang pagsasalyahan. Patsyan na agad. We should learn multiple commodity farming. Ibig sabihin, tingnan nyo yung absorptive capacity ng merkado dyan. No? Halimbawa, kamatis, huwag kang magtanim ng 10 hektare ng kamatis dahil magkakaproblema ka talaga. Kapag wala kang kausap na bibili niyan, magkakaproblema ka talaga kung sa bumibenta yan. Di ba? So kung meron kang kaunting kamatis, meron kang kaunting talong, may okra kang kaunti, ganun dapat po ang farming kapag wala kayong assured market. Unless you have a marketing agreement. Like say for example, tarlac. Tarlac has been producing a lot of okra. Do you know that we are exporting about 20 tons of okra daily to Japan via airplane? Cargo, air cargo. Dahil may kausap sila. Pero kung wala silang kausap, saan mo dadaling yung landas na okra na yan? Correct. Doon ka palang pag nandiyan na, ang dami kong wala namang bibili. Paki lang po, kasi palagi kaming nababanatan dyan eh. Bago kayo umani, sabihin nyo muna sa amin. Hindi yung aani kayo, tapos sabihin nyo sa amin, saan namin bibenta? Tundin ka muna. Bigyan nyo kami ng panahon, like say for example, yung onion for example. Ginagawa namin ng paraan na mailapit sa merkado yan. So bago po kayo umani, at tingin nyo ay sobra-sobra yung ani nyo, pagsabihan nyo naman kami para makapaghanda kaming tumulong. Huwag naman yung naani na yung kamatis, nakalatag na sa gilid ng farm ninyo, saka nyo tanongin sa amin, saan namin bibenta ito? Ba't ka muna? Hindi ganun kadali. You have to warn us so that we could help access the market for you. Yun, dapat pala magtanong ako sa inyo kasi tatanim na ako ng tatanim ngayon. Meron akong mga tinataniman eh. Ito, reaction natin sa Facebook. Tingnan natin ang ating Facebook reaction. 245 nag-like. 109 nag-love. Wala, natawa. Walang, may apat na nag-wow. Walang nalungkot at walang nagalit. Uy! Ha? Parang tulog pa mga kaaway mo. Di, nangangampanya pa. Nangangampanya pa. Maraming salamat po at meron kayong gusto sabihin sa ating mga kababayan. Please go ahead. Mga kaibigan, hindi po namin pwedeng ipangako sa inyo na magiging perpekto po kami sa lahat ng panahon. Maaring magkamali po kami sa desisyon namin. Maaring mayroon po kaming kakulangan. Tao lang po kami. But I would like to assure you that Department of Agriculture right now ay wala pong issue ng corruption. At sinisiguro ko po sa inyo na ako po bilang kalihim, wala po akong negosyo na pinaproteksyonan. Hindi po ako nag-aalaga ng baboy at nagbebenta ng baboy. Hindi po ako broiler farmer. I'm just an ordinary government worker. Oh, pero may mga tanim ka din eh. Oh, lansones. Oh, yeah. Tanim, pero tanim niya pinapamigay na sa mga kaibigan. By the way, ka Daniel, bago ako umalis, no? Asa na yung Gimaras Mengo na ano? Andun. Bibigay ko sa kanya sa harap sa yung Gimaras and yung Gimaras. Pwede nasa na yung Gimaras. Nag-uumpisa na yung ating harvest ng Gimaras Mengo. Oh. So from May 2 to 10,
Magkakaroon kami ng bentahan. Tanim mo ba? Hindi. Farmer yan, pinunta ko kahapon. At sobrang tamis niyan. Oh. That's export quality. Sa May 2 at hanggang 10, magkakaroon po tayo ng Guimaras Mango Expo sa harap ng Department of Agriculture. So mga ano to, mas mura lang mabibili doon? Mura lang. At ito ay ibebenta natin sa mga pupunta doon. Tutulungan din natin yung ating mga farmers. Magkano ba ngayon lumalabas isang kilo? Doon sa farm gate, 60 pesos lang. 40 to 60. Sa farm gate yun? Farm gate. So dito siguro mga nasa 100 siguro. Nasa 100 o... Guimaras Mango. Yan kasi yung sikat sa atin eh. Alam mo, pinatikim ko yung ano? Pinatikim ko yung honorary consul. Honorary consul ng Belarus. Ng Guimaras Mango. Sabi niya, dinala ko sa Belarus. Ano ba itong ano na to? Ano kaibahan nito sa... Mataas. Mataas yung kanyang bricks. Yung kanyang tamis. Mataas. No? Hindi naman puro buto yan. Yun yung ating world-class quality na mangga. Ganda. At ako ay salesman ng mangga ngayon. Ayos, ha? Pero ganito lang kalalaking ano niya, talaga. Alam mo, sabi nung ano, ni Victor Chestov, sabi niya, after tasting Guimaras Mango, I don't want to eat any other mango anymore. Wow. Pero sa Japan, di ba tayo, Papa? Kasi ginagamit nila yung sa mga ano. Nagdala ko sa Belarus, eh. Hindi niya alam. Sabi niya kasi, it melts in the mouth. Hindi niya alam, lamog yung mangga kaya. Lamog na yung binigay mo sa kanya. Pero ito, hindi talagang sikat ang Guimaras. Ano? Okay, maraming salamat. And good luck po sa inyo. Salamat po. Looking forward to seeing you again. Department of Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol. Dito lang po sa programa ang Bawal ang Pikon. Get safe, Pitanyero!